ang mataas na papuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Mga minamahal at ang dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida sa pag-alala sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanyang buong sambayanan, mapagpalang araw po sa lahat. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa banal na gawaing ito. Siya ay lubos na kumikilos, nagbabago ng buhay ng tao. Katulad ko po, mga minamahal, sa aking kabataan. Ako po ay nalulung sa iba't ibang klase ng bisyo, pagmamariwana, pagdadrugs, mga sirup, lahat ng klase yata ng droga na tikmang ko na, mga minamahal. Mga minamahal, sinira ng kaway ng droga ang aking buhay. Hallelujah. Narehab po ako 2 beses sa bikutan. Ang mga magulang ko gusto akong magbago, ngunit wala pa rin pagbabago. Hallelujah. Nakulong pa ako ng 2 beses sa mga city jails, mga minamahal. Wala pa rin pagbabago, naaawa ang magulang ko sa akin, ngunit wala silang magawa. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran natin ang minagawa sa buhay ko. Mula nung nakilala ko siya, binago niya ang buhay ko, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, patotoo ko yung naging karamdaman ko, mga minamahal, na mula yung aking mata na nilaw ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung anong klaseng karamdaman mayroon ako. Nahihilo ko, sumasakit ang tiyan ko, sumasakit ang ulo ko. Ayaw ko magpa-doktor sapagkat nalalaman ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay siyang magpapagaling sa akin, mga minamahal. Ngunit isang araw, may kapitbahay nagsabi sa akin, Saldi, sobra ng dilaw ang iyong katawan. Magpa-doktor ka. Sabi ko, hindi ako magpapa-doktor. Sabi niya, magpa-doktor ka para malaman mo ang iyong sakit. Kung ano man yan, baka may hepa ka na. Kaya't madali salita, mga minamahal, nakumbinsin niya ako, mga minamahal. Nagpunta po ako ng Quezon City General Hospital. Nung pagdating ko po doon, mga minamahal, yung doktor na lumapit sa akin, sabi niya sa akin, si tatay, makukumpay niyan. Ngayon, sabi sa akin ng doktor, tatay, mag-ano ka, magpa-laboratory ka doon. Nung nagpa-laboratory na pa ako, mga minamahal, nung kinukuha na po ako ng dugo, nakita ko yung dugo ko, mga minamahal, kulay pink, mga minamahal. Madalit salita, mga minamahal, natapos ang unang laboratory ko, yung isang doktor na kaharap ko, nung lumabas na yung laboratory ko, tatlong doktor na ang kaharap ko, mga minamahal. Sabi na isang doktor, tatay, magpa-laboratory ka ulit sa private. Nagpa-laboratory ulit ako, mga minamahal. Nung kinausap na ako, tapos na yung laboratory ko pangalawa, ang sabi sa akin ng isang doktor, sira yung aparato, bumalik ka na lang dito tayo after 1 week, sabi sa akin. Madalit salita, pinapunta ako sa releasing, mga minamahal. Sabi sa akin, pumirma ka na waiver doon. Ang sabi ko naman, papalabasin nila ako. Hindi ko pa alam kung anong karamdaman ko. At hindi man lang nila ako nirisitahan kung anong gamot na iiniming ko. Kaya tinanong ko doon sa doktor, ay sa nag-release sa akin, ma'am, baka pwede pong malaman ng sakit ko. Ang sabi sa akin, tatay, binulong na lang niya, tatay, ang sakit mo, leptospirosis. Hallelujah. Mga minamahal, medyo nangamba ko sapagkat alam ko na ang leptospirosis ay delikado talaga. Kaya sabi ko sa kanila, papalabasin niyo ako na hindi niyo man ako niresetahan. O sige, bigyan ka namin ng gamot, ng reseta. Vitamins at saka antibiotic. 5,000 milligrams, 3 times a day, sabi sa akin. Sumat total, 1,500 milligrams ang iiniming ko isang araw. Mga minamahal, hindi ko ininom yung gamot na yan, mga minamahal. Sapagkat alam ko na ang Diyos ang siyang magpapagaling sa akin, mga minamahal. 100% tiwala ako sa Kanya sapagkat sa mga patotoo rito, patay nga, nabubuhay. Kahit na anong karamdaman, nabubuhay. Mga minamahal, pinagagaling na mahal na Panginoon. Ako pa kaya, mga minamahal, nag-decide ako mag-fasting sa Pampanga. Nang 10 araw ang balak ko, mga minamahal. Ngunit, pang 3 araw pa lang, ando na, sasabog na ang aking ulo. Masakit na masakit ang tiyan ko. Hindi ko kaya ang sakit. Kaya ang ginawa ko, nagpatawag ako ng prayer warrior. Nung nalaman nila yung karamdaman ko, sabi sa akin, Brad, meron kang nagawang pagkakasala.
Lumuhod ako, mga minamahal. Sabi ko, Panginoon, kung ano man po nagawa kong pagkakasala, patawarin mo ako sapagkat apat ang anak ko. Single parents po ako, kako. Pagkasabi ko na single parents ako, nasusuka ako. Kinuha ko yung cup noodles na wala laman. Nasuka ko po, mga minamahal, ang kulay dilaw na likido, mga minamahal. Doon naramdaman ko ang kaginhawaan. Nawala yung sakit ng tiyan ko. Nawala yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Bago po ako mag-fasting, meron po kasi akong kapitbahay, mga minamahal, na isang doktor. Nalaman niya ang kalagayan ko at sabi niya, 3 araw mamamatay daw ako, sabi ng doktor na yun. Ngunit, napakabuti ng Diyos sa banal na gawain ito. Yeah, ngayon, buhay na buhay ako, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipatotoo ko rin yung anak ko na nagtanan, mga minamahal. Dinala niya yung nagdala ng babae sa bahay, mga minamahal. Sa kanyang kabataan, pinakasal ko sila. Mga minamahal, nakita ko yung babae. Walang kabanalan talaga. Imposible, mga minamahal, na maligtas sa banal na gawain ito. Mga minamahal, 18 years na nakalipas, mga minamahal. Yung malugang ko, binihisa na may kabanalan. Hallelujah. Hindi lang yun, mga minamahal. Hallelujah. Pilot square na siya ngayon. Hallelujah. Pilot, mga minamahal, biniyayaan sila ng 3 anak, mga minamahal. Yung 3 niyang anak, naging Pioneer Choir member, naging member din ng choir, mga minamahal. 2 youth choir, 1 children's choir. Hindi lang yun, mga minamahal. Yung panganay nilang anak, mga minamahal. Hallelujah, sa kanyang pag-aaral, napakatalino talaga itong batang ito, mga minamahal. Section 1 siya, mga minamahal. Top 1. With high honor, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal. Totoo ang Diyos ay kasama natin, mga minamahal. Oh, hallelujah. May mga kapitbahay ako. Pagpapala ako sa kanila siguro dahil tayo yung mga Kristiyano. May mga kapitbahay ako, may mga anak sila nagkakasakit, mga minamahal. Hindi ko ba sila hinihirap? Pag may sakramdaman sila, hiniipo ko lang. Mga minamahal, gumagaling sila, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos dito, mga minamahal. Kaya't hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba at pasasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus lamang.